Ang tutuking programa, mituringan niyang Rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. May pabayag kabalen, isang dyan na rin ko tangake kayo maisip uling oras na. Oras ng ibuklat at suriyan, ing PNP's Tokhang Reloaded. King Lagyo na po Michelle Aguilar-Ong, ako po Ibeni Quinto, ing kay kayong kayantabe, king Pisa Sabian. Gusto na yung petik-spetik suling, oras na! Gusto na yung petik-spetik suling, oras na! Yung isabiyan tayo ng hindi, namin magiging itakabang kaya kayong ahensya. Kabalik tamo po, suriyan tayo, panigarala na tayo, at piliyahin. Makalami tamo sa susunod. Yako po yung Mitch Aguilar-Ong, ingke kayong katalamitan, ala ng mag-chaman-chaman, uling, oras na! Oras na! Oras na! At tuloy po ng kaya-katamong topic ngayon kabigyan tungkol ya kay PNP Tokhang Reloaded, ang kaya-katamong pong bisita, alang aliwapo nung ipulis chief superintendent Aaron Aquino. Maya pa, Benny po, sir. Maya pa, Benny, Benny, at sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. Maya pa, Benny, magandang gabi po. At dahil po si General ay hindi masyado marunong Kapampangan, eh magtatagalog muna po tayo ngayong gabi. Ano po? At sa unang-unang pag-uusapan natin, yung tungkol sa statistics po ng drug personalities sa Central Luzon, pwede po bang ma-explain sa ating mga nanonood tungkol ang statistics na ito? Well, nagsimula kami sa gera ng illegal na droga noong July 2016. At mula noon, hanggang sa kasalukuyan, meron na tayong mahigit kumulang na 130,000 surrenderers. Ito po, halo-halo na rito, meron na pong drug pushers at saka mga drug users. Umabot na rin po sa mga arestado natin, mga nasa almost 5,000 na rin po ang naaresto natin na mix of, drug users and drug pushers. Sir, bago ninyo nagkaroon ng tokhang, naisip ba ninyo na ganito kalala ang drug problem ng ating bayan? Well, yes. Kasi nasa law enforcement ako and alam ko ang situation somehow ng drug addiction at saka drug trade dito sa ating bansa. Dumaan na rin kasi ako bilang chief of police at saka provincial director. So somehow, nakita ko kung ano yung kalalaan ng illegal na droga sa ating bansa. Bago po kayo naging regional director ng Central Luzon, saan po kayo naka-assign? Na-assign po ako for 22 years sa Davao Region. Diyan po ako tumagal. Na-assign din po ako saglit ng Region 10, sa Cagayan de Oro. And bago po ako napunta rito sa Region 3. So first time po ninyong na-assign dito sa Region 3? That's right, Benny. First time ko na-assign dito sa Region 3. Kumusta naman po ang kooperasyon ng ating LGUs sa inyong sinasakupan? Well, napakaganda ang aming collaboration at coordination ng mga LGUs dito. Sila'y talagang sumusuporta sa amin, sa aming mga kapulisan laban sa illegal na droga. At inaano ko rin sila, iniintis ko rin sila na sumuporta rin sa amin, particularly sa pag-create namin ng aming Bahay Pagbabago Reformation Center. Ito lang kasi ang paraan para ma-reform namin ang mga drug pushers at drug addicts. Kumusta po yung paningin ng taong bayan ngayon sa PNP? Well, noon, kung alam ng lahat, noong nag-uumpisa pa lang ang aming gera laban sa illegal na droga, ang moral ng PNP noon napakataas eh. At ang image din ng kapulisan ay napakaganda dahil nga sunod-sunod ang aming accomplishments at marami ring sumuko. So
bumaba ang krimen. So, ang ganda-ganda ng image ng mga kapulisan. Until dumating itong problema na ito na yung tinatawag nating tukang for ransom activities ng mga kapulisan. Doon naglabasan na unti-unti na yung mga katiwalian ng pulis. Bumaba bigla ang moral. Bumaba ang moral namin, nahinto yung aming gera laban sa illegal na droga, kung saan-saan kami napuntang focus, at ngayon bumalik uli. So, kahit papaano talagang naapektuhan ang PNP. At ang image namin medyo nasira. Kung hindi man medyo siguro, baka medyo, talagang nasira ang aming image nung time na yon. Especially nung sunod-sunod na nangyari ito, na nangyari sa Angeles, yung mga related crimes against the Koreans. So, sa ganitong pagkakataon po, may ginagawa ba ang ating PNP, lalo na dito sa Region 3, kung paano maibangon muli ang pangalan ng PNP? Well, kung maalala mo, Benny, nagbigay ng kautosan ng ating presidente na ihinto ang operations against illegal drugs. Even our illegal drugs units were dismantled. And nag-focus muna kami sa internal cleansing strategy namin. And doon kami muna tumutok kung paano namin lilinisan yung aming mga ranks. Napakarami kasi nagbigay din ng ang presidente natin na 40% ang pulis ay mga tiwali. Samantalang kung makikita mo, ibabase natin sa mga figures natin, hindi naman ganun kataas. Pero ako personally, parang somehow parang naniniwala ako sa ating presidente na talagang mayroong maraming pulis na tiwali. Nakita natin yung mga pulis na hiniwalay at dinala sa ibang lugar. Lahat ba nun, sir, medyo tiwali sila? Yes. Bago namin sila i-reassign sa Mindanao, sinisigurado namin, Benny, at ito'y dumadaan sa validation. Sinisigurado namin na itong mga kapulisan na ito may derogatory records. At pag nalaman namin ito, ibabalidate namin kung ano yung mga nakasaad sa kanilang mga derogatory records. At yun, iniipon namin sila at i-issuean ng order sa Camp Crame para ma-reassign dyan sa regions, lahat dyan sa Mindanao. Pero mayroon pa rin pagkakataon na ibalik sila kung saan sila nanggaling, sir. Parang pagkatapos nilang madala ron sa Mindanao. Parang hindi na siguro, Benny. Doon na sila. Doon na siguro sila. Siguro pag natapos ang termino ng presidente, siguro baka may pagkakataon sila makabalik dito sa Luzon. Sir, nung ipahinto ni presidente yung tokhang, no? At saka huwag mo nang makialam ang pulis sa droga. Ano po ang naging assessment niyo doon? Dumami ba o ano nangyari? Actually, Benny, huminto yan na January 31, almost February 1. So, the whole of February, 1 month period, huminto kami sa laban sa illegal na droga. So, based on our statistics, very unusual, tumaas ang ating rape cases ng 22%. Tumaas din yung ating cases ng theft, tumaas din yung ating carnapping. In short, nagtaasan lahat except yung robbery na bumaba ng kaunti, kaunti lang, at yung ating crimes against murder, yung murder cases natin, bumaba siya. So, makikita natin na parang lumabas uli yung mga drug addicts and drug pushers at nag-commit sila ng crime. Lagi kong sinasabi, the biggest contributors of crime in our society are these surrenderers. So, 130,000 ito, yung mga surrenderers. At makikita mo kung ilan lang yung nare-rehab at ilan lang yung nare-reform. So, I guess, yung mga surrenderers natin, are they continuing their business? Bumabalik, nagba-backslide. So, hihinto siguro una dahil natatakot, and eventually, pagdating ng panahon, babalik sila dun sa kanilang gawain. Napansin din natin, nung unang bugso ng tokhang, bumaba ang krimen. Lahat ng klaseng krimen, di ho ba? Tapos nung ihinto,
tumaas na naman. Ano pa kaya ang dapat gawin ng PNP para mapaganda uli yung imahe? Hindi lang sa mga mamamayan, kundi dun sa minsan yung malalayong lugar. Ang importante lang dyan, Benny, yung aming internal cleansing. It should be continuous internal cleansing namin. Dapat talaga yung mga tiwaling pulis mabago. Mabago. Meron akong ginawang programa yan, and later on siguro i-explain ko yung programa namin. Para kasi naisip ko na parang may kakulangan kung itatapong ko lang itong mga tiwaling pulis na ito sa Mindanao. Na hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataon na baguhin itong mga pulis na ito, or hindi ko man lang nabigyan ng pagkakataon na ma-realize nitong mga pulis na ito kung anong kanilang kamalian. Basta't inisyuan ko ng order, itinapong ko lang sa Mindanao. So, ang nakakatakot pa nga nalaman-laman ko yung mga ibang naitapong ko, mas gumanda pa yata ang posisyon sa Mindanao. So, again, if you have a position there, you still have the clout to influence yung mga chief of police mo and all officers under you. So, mas malaki magiging problema natin kung ganun lang. So, dapat gumawa tayo ng programa para maiayos itong mga ating kapulisan. Okay, napakaganda po ng ating usapan with General Aquino. At magbe-break lang po kami. Sa pagbabalik natin, marami pa tayong pag-uusapan. Huwag po kayong alis. Magbabalik ang oras na. Oras na, oras na. Balika. At may ituturo si Nanay. Roll it. Squeeze it. Squeeze it. Dip it. Dip it. Eat it! Mama, may nakalimutan ka. Ano yun? Share it! Pani Carlo, i-share mo! Balik niya po, hindi ka tamang programang oras na at kaya tabi tayo pamurin i General Aaron Aquino ing Region 3 PNP Director na po. Kanina po, pinag-uusapan natin yung mga medyo nakakalimot o sabihin natin tiwaling pulis. Yung mga dito sa sinasakupan nyo, ano ba ang gusto ninyong gawin sa kanila? Gusto ba ninyo itapon na sila o meron pa kayong ibang programa para sa kanila? Well, kung makikita mo, Benny, nag-umpisa akong magtapon ng mga kapulisan natin last year pa. Sometime July, nag-umpisa na ako. Umabot na ako sa third batch of policemen, throwing them in Mindanao. And
more or less nasa 200 na. Sa region wide, ako yata ang pinakamataas na nagtapo ng mga kapulisan sa Mindanao. Mm-hmm. And I feel kung ano yung mga sentiments ng mga tao rin sa Mindanao eh. Kasi ako Mindanawan din ako, doon ako naka-base ngayon sa Davao. So pag ikaw nagtatapon ng isang tiwaling pulis doon, somehow magagalit din yung mga tao doon. Ba't nyo tinatapon dito mga pulis sa Mindanao? Bakit kung yung mga ayaw ninyo, dito nyo dinadala? Parang ganon. Parang ganon. Dapat nga ang dinadala sa Mindanao yung matitinong pulis. At bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon baguhin itong mga pulis na ito, imbis na ipagtapon natin? Mm-hmm. So, unang-una wala akong ano doon. Ano, nung una, gustong, ako nga nagtatapon yan eh. Mm-hmm. Dahil yan din ang gusto ng ating presidente at yan Chief PNP. Kaya lang, may kakulangan nga. Gusto kong may gawin akong programa para baguhin itong pulis na ito. Sabi ko nga, kung hindi ko mabago yan dito at gagawa ng kalokohan yun sa Mindanao, so, hindi ba tayo parang makukonsensya no, na nagtapon ka lang ng isang pulis para gumawa ng isang krimen o ng isang illegal doon sa lugar na yan? Pagka matitino yung dinatnan doon, nilagyan mo ng halo. Totoo yan, Benny, no? Kung sa isang police station, lahat matitino yan, maglagay ka ng isang bulok na pulis, mabubulok lahat yung police station. May impluensya niya. Magtuturuan niya lahat ng kalokohan. Hindi ganito ginagawa namin sa Luzon, ganito gawin niyo para mapadali. So matututo yung mga pulis doon ng mga kalokohan na dahil nagturo nito isang pulis na bugok na galing dito sa Luzon. So sa tingin ko, lalong magiging lalaki problema natin. Hindi natin na-address yung issue, hindi natin na-address yung problema ng pulis na yan. Okay, tama. So, pinag-uusapan natin itong Tokhang Reloaded. Ano ba talaga ibig sabihin ng Tokhang? Well, yung Tokhang Reloaded, ito yung bagong version ngayon. Nung minto tayo, nung bumalik ang Tokhang ngayon, ito yung tinatawag nilang Tokhang Reloaded. So initially, ang tawag natin plain Tokhang lang, Tokhang Operations. Kaya lang nami-misconstrue dito ng mga ating kababayan, Benny. Kasi pag sinabi natin Tokhang, nalilink ito in a negative term. Na pag sinabing Tokhang, ang equality nun is yung papatayin ka. Yes. Parang sinabing gusto mo matokhang, gusto mo matay, parang ganon. Pero gusto ko linawin nga, yung Tokhang is a bloodless operation. Kaya nga Tokhang eh, Tokhang yo, which means you just knock on the door of the drug personality and just appeal to him to surrender. Yun lang naman gagawin mo dun eh. So walang firefight doon, walang armed encounter kasi kasama mo si barangay chairman, si kapitan, well others, na doon pa rin kahit yung mga ating mga tanods. Ngayon, mas nabago na nga. Hindi lang si kapitan kasama mo, may kaparean pa, pastor. At saka hindi ka rin pwede magtokhang pag hindi kasama yung chief of police. Dapat every time na mag-operate kayo, nandun rin yung chief of police. So, kumpleto itong tatlong grupo na ito. So, pag mawala ang isa, magiging illegitimate yung operation nyo, Benny. So, it should be a bloodless operation. Yun lang, mag-a-appeal ka sa isang drug personality, surrender. Pumunta ka sa barangay and surrender yourself. Eh paano, General, kung ayaw sumurrender at lumalaban? Yun, Benny. Pag hindi ka nag-surrender, a-applyan ka namin ng search warrant. O kaya, i-bypass operation ka namin. Doon na yun, nagkakaroon ng encounter. Yes, oo. It will now become a bloody armed encounter. Yun. Pagdating na nung by bus at saka service of search warrant, bakit lumalaban? Ba't maraming namamatay? Unang-una, Benny, sa kalaman ng ating kababayan, pag na-by bus ka, kahit na 0.00001 grams ang nakuha sa iyo, non-bailable yun. So kung ikaw, ganong kaliit ang nakuha ang droga sa iyo, makikipagbarila na lang ako. Kaysa naman mabulok ako habang buhay sa kulungan. So, kung makipaglaban ako, baka may chance pa ako makatakas. And that's the reason why, as always, when we conduct bypass operations, laging armed encounter. Na lumalabas ngayon, every time may bypass, nagkakaroon ng extrajudicial killings. So, these are the reasons, actually, why the drug personality decide to conduct an armed encounter with us. Yes. Kasi yun ang hindi naiintindihan ng karamihan ng mga mamamayan natin.
akala nila pag may tokhang na, yun na nga, barilan na yan, patayan na. Pero iba pala ang ibig sabihin talaga. Lalo ngayon, Jenny, yung kasasabi ko lang, may bagong version na. Well, marinig siguro natin na hindi yata sang-ayon yung angkaparian na mag-cooperate sa amin. Ayaw nilang sumama sa operation namin sa tokhang. Well, we honor that. Meron pa naman mga pastor na pwede naming isama sa aming operations. Nandiyan pastor, nandiyan si kapitan, nandiyan si chief of police. Ayan. Media. Pwede rin ng media. Para pag nadagdag mo na dyan, makikita na lahat kung ano yung mangyayari sa operation namin. Para makikita doon na wala talagang extrajudicial killings or anything na illegal. Itong pinag-uusapan nating Tokhang Reloaded, sino ang nagpabalik nito, General? Well, nagkaroon ng joint AFP-PNP conference with our president. And pinatawag lahat ng mga commanders ng PNP at saka AFP doon. Natugma rin yun ng, nung nagkaroon ng unilateral ceasefire agreement na bumagsak na yun. At tama, ganun din siguro yung announcement ng ating presidente. Now, during that time na nagkaroon kami ng conference together with the AFP, in-announce niya na rin na ibabalik niya yung gera laban sa illegal na droga dahil nga maraming governors, mayors, and other local chief executives na hinihumihikayat, hindi lang kay Presidente siguro, pati kay Chief PNP, na ibalik. Kasi nga, makikita natin biglang tumaas ang krimen eh. Yung figures natin, tumaas talaga. At parang yung mamamayan natin parang natakot na rin. Kasi nalaman nilang nahinto, so walang operations, ang naging siga ngayon sa daan uli. Sila ito mga drug pushers at saka drug users, sila na naman ang mga siga sa daan, commit ng crimes dito, akyat bahay, taas talaga ng mga krimen nun, especially sa theft at saka yung nasari. So, ano talaga ang purpose nitong Tokhang Reloaded? Ang pagbalik namin ngayon, ipinangalan namin Tokhang Reloaded. Yung sinabi ko kailan lang na para na hindi mag-isip ni yung ating mga kababayan na gumagawa tayo ng illegitimate operation. So isinama na pare kaparian, pastor, tsaka pati chief of police. So hindi pwedeng mag-operation Tokhang ang mga kapulisan kung wala yung chief of police. So dapat kasama sila. Sir, nung huminto ang Tokhang, no, di PIDEA na lang, kumusta naman ang naging performance ng PIDEA? Maganda naman naging performance ng PIDEA. Ang problema nga lang, Benny, alam natin siguro ang lahat na talaga ang in terms of manpower, hindi kaya ng PIDEA. Iilan lang sila. Compared to us, na mahigit 100,000 na kami na kaagapay ng mga PIDEA sa mga operasyon na ito. Sir, ngayon may binalik natin ang Tokhang, no? Reloaded. Kumusta naman yung pakikipag sama ng LGUs o yung suporta nila sa PNP ngayong ibinalik natin? Well, natutuwa sila na ibinalik. Lalo siguro yung mga mayors, mga governors, na pati sa mga barangay levels, natutuwa sila na ibinalik ng presidente yung ating operasyon laban sa illegal na droga. At kami rin, alam mo Benny, nakakapagod yung trabaho na ito, pero sasabihin ko lang sa iyo na masayang-masaya kami na ginagampanan namin ang katungkulan namin. Yung nga lang minsan nakakainis na nasisira ang imahe ng kapulisan dahil sa ilan-ilan ng mga pulis na gumagawa ng kalokohan. At ina-address ko rin naman yan. Nagpalabas nga ng cleansing strategy. Ang internal cleansing strategy ang aming national headquarters na tinatawag namin doon ng three strike policy na pag ang police ay gumawa ng katiwalian, automatic yung chief of police marirelieve. So para bang 24/7 dapat bantayan mo yung police mo, kung ikaw ang chief of police dapat bantayan mo yung mga tauhan mo kung may gumagawa ng kalokohan, otherwise your position will be at stake. So, tatlong chief of police na mangyayari doon, marirelieve yung provincial director. At tatlong provincial director na marirelieve ako as regional director. So, that's the parang kuha na talaga, three-strike policy. Yes.
Sir, ang mga local mayors sa Pampanga ay pabor sa pagbabalik ng tokhang dahil nila mas lalong bumalik ang mga drug personalities sa kanilang bisyo. Naniniwala kayo dito? Yes, naniniwala ako ron. At natutuwa naman ako sa mga local chief executive sa Pampanga at nauunawaan nila at nakikita nila yung totoong problema. Mm-hmm. At nakikialam sila sa ating gobyerno upang maibalik yung ano. In fact, kung titingnan mo, Benny, dapat mas masaya nga kami pag walang laban sa droga. Eh. Kasi nakaka-relax kami. Mm-hmm. Sa totoo lang, nakakapagpahinga yung mga pulisan, walang natatamaan, walang nasusugatan. Mm-hmm. Hindi kami namang problema kung paano namin ibabaybas yung isang drug personality. Pero in spite of that, kaya ibinalik, mas masaya kami pag binabalik. Mm-hmm. Gusto namin na finality talagang matanggal ang droga sa atin. Okay, ang ganda-ganda po ng ating pinag-uusapan, pero kailangan nating mag-break. Eko, pumano ko magbalik kay Gikatang programa. Oras na. Oras na, oras na. Enjoy the summer skies with amazing sights and sounds at the Lubao International Balloon and Music Festival 2017 on April 6 to 9 at Pradera Verde, Prado Siongco, Lubao, Pampanga. Have a unique summer experience as we level up our wonderful hot air balloon showcase with Sponge Cola, Parokya ni Edgar, Bamboo, and the much-awaited international artists Alex Ayono and Red Boo and the Party Rock crew. Buy your tickets now at SM Tickets or Ticket World. Visit lubaoibmf.com. Fernandino's. Ngayong Marso ay Fire Prevention Month. Kaya naman narito ang ilang tips kung paano makaiwas sa sunog. Iwasan ang paninigarilyo sa loob ng bahay at siguraduhin itapon sa basurahan ang upos. Huwag iwanan ang niluluto at isara ang tangke ng LPG pagkatapos. I-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at iwasan ang overloaded circuits at spaghetti wires. Itago ang mga kandila, posporo at iba pang madaling masunog sa hindi abot ng mga bata. Magmula po ng January, meron po tayong isang naitalang fire incident. Ito po ay residential at ang naging sanhi nito ay electrical short circuit. Doon po tayo nakatuon ngayon sa preventive aspect ng pagsugpo ng sunog. Sa atin po mga ka-Fernandino, lagi po tayong mag-ingat at lagi po nating isaisip ang mga paghahanda laban sa sunog. Mahalaga ring alamin ang mga fire exits at wastong paggamit ng fire extinguishers. Sa oras na may sunog, huwag magpanik at i-report ito agad sa BFP. Importante na maging handa sa oras ng anumang sakuna. Angad namin ang kaligtasan ng bawat Fernandino. Ginagawa mo? Ponya? Halika. At may ituturo si Nanay. Roll it. Roll it. Squeeze it. Squeeze it. Dip it. Dip it. Eat it! Mama, may nakalimutan ka. Ano yun? Share it! Pani Carlo! I-share mo! Oras na! Oras na! Oras na! Manalbe, kayo pamuri po ang programang Oras Na kay GNN TV 44. Live tamo po. At kaya be tayo pamurin ng kikatamong Regional Director, General Aaron Aquino. Po. At sa gap na ito, pag-uusapan naman natin kung gaano kadeterminado ang ating Pangulo na alisin ang droga dito sa ating bayan. Well, kung titingnan mo, nung nagsimula ang ating Presidenta ng Manungkulan, binigyan kami ng 6 months to get rid of crimes, corruption, and drugs. And after 6 months, hindi talaga namin kayang i-meet. So it was extended for another 6 months. And then, recently, our president announced that ang laban sa droga
hanggang sa huling termo niya na sa 2022. So, ang naging focus namin, Benny, doon is yung barangay clearing operations. Sa ngayon, nasa almost 90% na ako na barangay clearing operations. Ibig dito sabihin, po sa Central Luzon? Yes, that is region-wide. So, I have 10% more remaining para i-clear ko yung pinaka-notorious barangays dito sa ating region. So, hopefully, hindi ko alam eh, ayaw kong mag-commit kung kailan ko ma-accomplish yan, no? I just hope within the year or maybe next year, ma-clear na namin yung buong barangay. Mm-hmm. And, Benny, kung titignan mo, meron akong ano rito, meron kaming, titignan mo kasi, pag na-clear yung isang barangay, eh, sasabihin ng mga taong bayan, bakit mo na-clear yan? Eh, marami pang drug pushers and drug users. Well, initially, talaga makiklear namin ng barangay na yan. But eventually, babalik, magbabackslide uli lahat yung mga drug pushers and drug users, babalik sa paggagamit, at babalik uli sa pagbebenta. So, yun ang importante na yun. Sa isang barangay na cleared, dapat mamonitor namin kung meron bumabalik o hindi. Para yung operations namin may continuity rin. Oo. At saka kung minsan, maklear mo to, lumilipat lang. Correct. Yes. So, naghahanap din siyempre yung mga drug pushers kung saan yung wala na. Mm-hmm. Kasi pagpasok nila ngayon, di sila ngayon. Bida ngayon, yes. Mas malaki ang kita nila dahil sila lang na drug pushers sa isang barangay na yun. Ito ang unang linggo ng pagpapatupad ng ating Tokang Reloaded. Kumusta po? Nag-meeting ako sa aking mga provincial city directors at in-implement namin fully yung bagong yung operation na Tokhang Reloaded and to also to include to enhance our police operations on bypass at saka service search warrant. Well, sa unang linggo namatay yata mga 20 na. At marami kaming mga operation, especially sa Bulacan. Nakakumpiska kami doon ng mga 85 sachets of shabu. Meron din mga barrel at meron din mga paraphernalia kami nakuha doon. So, tuloy-tuloy ito, Benny. Hindi lang sa Bulacan. Imo-monitor ko yung mga provincial city director ko para ma-enhance nila yung kanilang intelligence effort and so with their operations. Sir, yung ibang natuklasan na Shabu Laboratory, lalo na dito, mayroong magalang, mayroong arayat. Ano po ang ginagawa na ngayon doon? Yung mga lugar na yon, binomonitor ba? Baka mayroon na namang nakapasok yan. Pag nakadismantle kami ng isang drug lab, well, ita-turn over namin yan sa PDEA. Mm-hmm. And then eventually, pag nakumpleto ang documentation ng PDEA, i-dismantle yan. At bahala na yung PDEA kung saan dadalhin yung mga equipment na yon. And depende. Katulad sa Arayat, gagawin ang parang rehab. Isang rehabilitation center yan. Iyan ang utos ng ating presidente noon. At very willing naman ang ating governor, si Governor Pineda, na maglaan ng pondo para maitayo itong rehabilitation center na ito. Sir, nabanggit nyo ang rehabilitation centers. Saan-saan na po ba meron tayong rehabilitation centers ngayon dito sa Central Luzon? Well, meron na tayong rehabilitation centers dito sa Central Luzon, mga tatlo yata. Pero ito ay may kabayaran, magbabayad ka. Ang makaka-avail lang nito, siyempre, yung may kaya. Kaya. Yes. Pero dito sa ngayon, yung pinakamalaking drug rehab natin ngayon na itinayo ng ating presidente, dyan sa Nueva Ecija, it will cater about 10,000 drug dependents. And doon pinare-rehab. Mm-hmm. Sa akin naman, bilang police, nagkaroon kami ng initiative to put up our own reformation centers. So, we have more than 300 reformation centers dati sa region kasi sa kalaman ng ating mga kababayan, ang rehabilitation ay iba po sa reformation. Hindi po lahat ng drug addict ay kailangan i-rehab. Kailangan din yung iba na ma-reform. So, kung rehabilitation ang pag-uusapan, pwede natin po siyang dalhin sa Nueva Ecija for rehabilitation purposes. Pero sa amin naman, yung tinatanggi rehab. Ng rehab, dinadala ko po sa aking reformation centers.
ang nagpapatakbo po ng mga drug conveners namin, nandun po yung kapulisan, nandun rin yung mga drug, mga LGUs, and all other stakeholders who will help us, other government agencies like Department of Health, DSWD, etc., to include TESDA, who will help us na ma-implement itong programa na tinatawag nga namin na Bahay Pagbabago Reformation Centers. Mm-hmm. Pagka ho ba, ano ba ang difference ng rehab at saka itong reform? Ito bang reform? Eh, mas, kung ano ito? Talagang hindi na pwede sa rehab. Ang mga rehab kasi ito yung mga drug, notorious drug users na kailangan na ng medication, psychiatrist, yung mga ganon. Pinamahan na talaga? Oo, may sayad na. Mm-hmm. Epektado na yung pag-iisip, mga ganon. While this reformation, pwede pa. Oo, nagsisimula pa lang siguro ang paggamit o kung gumamit man, occasionally lang. So, kailangan lang nito reformation, hindi rehabilitation. Mm-hmm. Sir, mabalik tayo sa Tiwaling Pulis. Dito ba sa Central Luzon, gaano karami itong mga nakita ninyong ganong pulis? Nako, napakarami, Benny, sa totoo lang. Maraming pasaway. Nung nanggaling ako sa Region 11, halos wala akong makitang Tiwaling Pulis doon eh. Kasi talagang bahay, kamay na baka lang ginamit ng ating presidente, nung mayor pa siya. Mm-hmm. Kaya talaga ang mga pulis doon takot maging tiwali eh. Dahil kung maging tiwala, may tiwali ka eh, alis ka may talaga. Paglalagyan ka talaga eh. May paglalagyan ka talaga. Kaya dito, nung ako naupo, nung July 2016, nakita ko na kagad na malaki problema ko in terms sa internal cleansing. Napakarami. And that's the reason why ako nga ang pinakamaraming naitapon sa Mindanao. Sa tingin ninyo, mali yung pamalakad nung nauna sa inyo? Kung bakit dumami itong tiwali na ito? Hindi naman siguro mali ang pamamalakad. Siguro baka parang nakaligtaan lang. Masyadong mabait. Siguro. Nakaligtaan lang siguro ng mga previous administration na mag-focus sa illegal drugs. Mm-hmm. Kasi kung nang nakasama ko ang presidente sa Davao, yan na yung kanyang commitment eh. Nalinisin talaga ang Davao of drugs. Diyan siya galit na galit. Sabi niya nga, kung pumasok ka ng vertically, then you will go out horizontally, parang ganon. Mm-hmm. So talagang lagi niyang binabalaan natin yung mga kapulisan doon na maging maayos kayo, gumawa lang kayo ng maging trabaho, at hindi kayo maano. So, pag assign niyo rito sa Central Luzon, hindi naman kayo nahihirapan sa trabaho niyo, lalong-lalo na sinasabi niyo maraming tiwali. Ah, hindi naman. Mas mukhang nag-enjoy nga ako rito. Alam mo kasi sa Mindanao, napakaraming kalaban namin. Nandiyan ang MI, MN, BIFF, Matute, NPA. Lahat na yata ng kalabin, pati Rido, nandun na. And, lahat ng klaseng kalaban nandun. Mm-hmm. Dito kasi Central Luzon, krimen lang. Mm-hmm. Halos wala na kasing insurgency rito sa Central Luzon. Kung meron lang, napakaliit na lang ang problema sa insurgency. So kung titignan mo, ang focus namin talagang criminality na lang. Kaya nga misa nag-uutos ang presidente natin na ginagamit niya yung Armed Forces of the Philippines namin. Nakaagapay namin, kung hindi man naging kaagapay din ng PDEA sa pagsugpo sa illegal na droga. So nagagamit yan kasi nga halos wala na ang insurgency rito. So nagagamit na lang sila sa anti-criminality. Sir, maliban sa illegal drugs, paano itong, sabi ni Presidente, yung illegal pang iba? Well, totoo yung Benny, no? Nung nahinto yung illegal drugs laban sa yung gera na yan, na-focus kami sa illegal gambling. Mm-hmm. Yan ang utos ng Presidente at siyempre ang chief of PNP namin, na ihinto lahat ng all forms of illegal gambling. At yan din ang naipatupad namin. Nasa ano na kami ngayon yata, nasa about 300, almost 300 operations being conducted. We have arrested about 600 illegal gamblers. Ano itong mga illegal gambling na to, sir? Well, halo-halo. Merong may bookies, may wetting, mm-hmm. merong video karera, merong high-low,
merong kahit yung Karakrus, yung ganon, mm-hmm. Pati yung Baraha. So, all forms of illegal gambling, inano namin, in-implement namin yan. At marami kami nahulo dyan. At nung iba nga, marami nagsasabi bakit daw parang matumal ang mga huli namin. Eh, syempre, pag nag-all out war kami on illegal gambling, sino pa ba ang magpapasugal? So, lahat ihinto talaga. So, talagang medyo magiging matumal ang huli namin. Ngayon, ang problema ngayon, parang ano lang eh, nakikiramdam lang itong mga sugal. Pag nakita nilang medyo ang mga pulis eh, napopokus naman sa drugs, bumabalik na naman ang problema. Kaya nga, nahahati ang focus namin ngayon sa illegal gambling at saka sa illegal drugs. Lalo na recently, binalik na naman itong illegal drugs. Pero, lahat, maraming nag-text sa akin, maraming nag-inform sa akin bakit daw sa lugar nila eh, continuous ang illegal gambling. Ina-address namin kagad, tinatawagan ko agad yung provincial at city director na mag-respondo agad at hulihin itong mga gumagawa ng illegal gambling na ito. Ang ganda talaga ng pag-pinag-uusapan natin po. Ano? At tapos na naman yung isang gap natin at mamaya pag-uusapan pa rin natin sa last gap. Marami pa ito. Kayo po mama ko, magbalik kayo katang programang Oras Na. Oras na, oras na. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Fernandino's. Gusto nga ba ng sariling pangkabuhayan o dagdag na pagkakakitaan? Magnegosyo na sa siyudad San Fernando. Handog ng City Investment Promotions Office ang iba't ibang programa para matulungan kang makapagnegosyo. Nariyan ang Negosyo Center na layuning palaguin ang mga micro, small at medium enterprises. Ang pagkakaroon ng Negosyo Center sa isang siyudad ay direktiba galing sa national government. Sa tulong ng DTI at sa inisyatibo ng ating punong lungsod, ang Negosyo Center po ay nagbibigay ng libreng seminar or trainings katulad po ng How to Start Small Business at Financial Literacy or Bookkeeping for Non-Accountants. May labeling and packaging facility rin na tutulong sa inyo sa pagdisenyo at paggawa sa packaging ng inyong mga produkto. Hindi rin kailangang problemahin ang pwesto o tindahan dahil may pasalubong center at regular na trade fairs kung saan pwedeng ibenta ang inyong mga ipinagmamalaking produkto. Mas nakilala ang aming produkto dahil sa exposure na binibigay nila. Tinuturuan kami ng tamang pag-budget at tamang paggawa ng financial statement. So, maraming salamat sa SIPO sa pagtulong nyo sa amin. Kang Reloaded. Yan po ang ating pinag-uusapan ngayong gabi sa ating programang Oras Na.
At kasama natin ang ating regional director na si General Aaron Aquino. Sir, kung marami ang mga drug personalities, kumusta naman po ang pulis na sangkot sa droga? Meron din. Recently, makikita mo meron ng 3 o 4 pulis ang namatay sa area ko dahil sa illegal na droga. Kung makikita mo yung unang pulis na namatay dyan, naka-uniforme pa. And makikita mo itong pulis na ito, hindi ko maintindihan bakit nagbebenta siya ng droga, naka-uniforme siya. Imagine mo, nag-invest sila ng 2 pulis na ito, bumili sila ng shabu sa Manila. Pagbili nila, pumunta sila dito sa kanilang istasyon at nagbebenta sila. Sa istasyon mismo? Ano yun eh, Benny, driver ng mobile patrol. So habang dinadrive niya yung mobile patrol niya, nag-iikot at nagbebenta ng shabu. Sus. With his uniform. Oh, yes, hindi mo maintindihan kung anong may utak itong mga pulis na ito, bakit ginagawa nila. Well, marami pa. Kaya nga, itong karamihan na naitapon sa Mindanao, sa 200 na ito, most of them are involved in drugs. Oh. Yes. Either protectors or user themselves. Ngayon, gaano ka-stricto ang PNP sa mga pulis? Alam mo, Benny, nag-create nga ako ng programa na ito. Ang tawag ko rito, Character and Aptitude Training. Yes. In short, it's CAT, CAT. It will last for 3 months. Ang mga pulis kanina, nandun kami, may formation kami kanina, pinag-form ko yan. Ito ay galing karamihan sa istasyon. Mm-hmm. Ang gusto ko kasi linisin yung mga istasyon ng mga iskalawag. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga complaints, karamihan ng mga reklamo nanggagaling sa mga istasyon. So ito, bawat istasyon nilinis ko, lahat ng mga iskalawag siyang binunot ko at dinala ko sa Camp Olivas. 155 lahat sila. Sana ito yung next na batch, fourth papunta. Batch na papuntang Basilan. Kaya lang, parang sabi ko, teka muna, wag muna. Bibigyan ko kayo ng chance para magbago. Mm-hmm. Ite-train ko kayo ng 3 months. Sabi ko nga kung bakit yung mga drug personalities, mga drug addicts at saka users, at saka pushers, bakit ko binibigyan ng pag-asa para magbago sa aking reformation center. Mm-hmm. Samantalang kayo, kabaro ko, bakit niyo ko gawin ang aking kakayahan para papagbago ko kayo kaysa itapon ko kayo doon na wala man lang ako nagawa sa ng pagbaguhin kayo. So ngayon muna, babaguhin ko muna kayo for 3 months. And eventually, kung hindi kayo magbago, then I'll go back to my option 1. Itatapon ko ulit kayo sa Mindanao. Pero itong 3 months training nito will be hard. It's not easy. It's a long training. Kahapon nga, meron na na-hospital, hindi pa nag-uumpisa ng training. Hinay blood na agad yung 2, itinakbo na kaagad sa hospital. Actually, yung 12 out of that 155 did not report. Iaawil ko sila at papailan ko sila para matanggal sila sa serbisyo. Okay, talagang maigpit ngayon ang pamunuan ng PNP. Ano po? Sir, kumusta naman ang Pampanga? Kumusta ang mga pulis ng Pampanga at ang mga drug users o drug pushers ng Pampanga? Actually, ang Pampanga, isa sa pinakamaraming surrenderers. No? Mm-hmm. Kung makikita mo nung third quarter last year, pumunta kami dyan sa parang Remigiao, stadium ba yan? At more than 10,000 na mga surrenderers doon ay nandun. So makikita mo, napakarami talaga nag-surrender sa Pampanga. Pero hindi big sabihin noon na ligtas na tayo, tapos na ang ano. Nakikita natin na bumabalik at bumabalik pa rin yung mga dating mga drug users, yung mga surrenderers. Meron na nga surrenderers, meron na mga namatay na mga surrenderers. Kasi pagka-surrender nila, bumalik sila sa kanilang dating gawain. Nagtulak, gumamit ng shabu. And eventually, nagkanda kami ng police operations. They opted to fight with the policemen. So, eventually, namatay yung mga drug personalities na ito. Ito binibigay yung training, sir. Sapat na kaya yung 3 months para i-train ulit itong mga naliligaw ng landas na pulis? Well, yes. Sa tingin ko naman,
combination ng ano ito eh, ng lahat ng klase, ng pati yung jungle warfare, yung pati yung ano tawag nito, spiritual counseling para sa kanila, yung moral recovery, nandiyan ang lahat. So hopefully in 3 months time talagang mapagbago ko sila. So, binigyan ko nga sa kanila ng ano, lahat ng mga police na hindi matatapos ang 3 months, hindi nyo seryosohin ito, you will be going to Basilan. Sila, sinabi ko sa kanila, I will assign you in Basilan pag hindi nila natapos yung 3 months course na ito. Habang nagtitraining sila, halimbawa itong 3 months, tunay pa rin yung sweldo nila. Yes, this is not a punishment, Benny. This is a training. So, tuloy ang sweldo nila. Kung ano yung nakukuha nilang sweldo sa buwanan, eh, ganun pa rin ang makukuha nila. Kinuha lang namin yung kanilang messing. Para kasi sabi ko nga, walang pondo ito. Wala namang binigay na pondo ang krami sa akin ito para pagbuguhin itong mga pulis na ito. Eh. It's on my own. It's my program. So, hahanap at hahanap ako ng pondo para dito. Hopefully magkasya, kaya nga sabi ko sa kanila 155, hindi ko kaya kayong pakainin sa tatlong buwan, paano ko kayong pakakainin? So tatanggalin ko sa sweldo nyo yung messing allowance nyo dyan, at yun ang gagamitin nyo para may pagkain kayo sa araw-araw nyo. Total, kakain naman sila eh. Yes, sila rin naman ang kakain nun eh, hindi naman ako. Saan sila nagtitrain na general? Dito sa Olivas? Yes, they are housed there sa Camp Olivas. They are sleeping in the tent. Hindi, tent city, may nag-create kami ng tent city. Hindi sila sa natutulog sa kutsyon. Hindi rin sila natutulog sa sahig. Natutulog sila sa lupa. Naka-tent sila. So sabi ko, for the next 3 months, diyan kayo matutulog, diyan kayo mayinap. Kaya ulan, init, nandiyan sila lahat. So it will be hard training. Kaya sa akin lang, tapusin nyo. Ang pinaka-senior na kasama dito is a superintendent. Oh. May isang superintendent at meron pang mga officers na kasama dito sa mga trainings na ito. Wala namang nagre-reklamo sa kanila, sir? Well, tinatanong nila sa sarili nila bakit daw sila nandun. Well, sila naman makakasagot kung bakit sila nandun. Ito kasi mga 155 na ito is a combination of yun. Sinama ko na kahit yung mga pasaway na tamad, na mga pulis na ayaw pumasok sa opisina, ayaw mag-uniforme, tamad magtrabaho, walang respeto sa mga komunidad, sa society. Nandiyan na lahat yan. Akala kasi nila, ang pati-training ko, yung mga related lang sa drugs, yung mga involved sa drugs. Hindi, sabi ko, lahat. 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 Nagkakandak din kayo ng surprise visit sa mga station, sir? Sa akin, binaubaya ko niyan sa mga provincial and city director. Sinabi ko sa kanya, you conduct surprise inspection to all your police stations to check, number one, yung strength ng mga tao nyo, kung okay pa nandun, pumapasok ba silang lahat. At pangalawa, ginagampanan ba nila yung kanilang trabaho. At pangatlo, nasa tamang bihis ba sila, speak and span every day. Talagang dapat, irerespeto sila ng taong bayan dahil sa pag-uniforme pa lang, makikita nila na maayos sila at nasa tamang bihis. Oo, yun ang dapat. Kasi, kumbaga, tinitingala sila ng taong bayan. No? Yes. At saka, sila ang tinatawag na heroes ng mga mamamayan. Di po ba? Yeah. Sir, sige, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na kausapin, hindi lamang yung ating kababayan, kundi lahat ng mga pulis dito sa ating bayan. Well, sa mga lahat ng kapulisan, sana oras na siguro, panahon na para magbago. Ayusin lang yung trabaho natin. Let us commit ourselves, yung mga sinumpaan natin, na tayo will serve and protect our community as law enforcers. Sana tuloy-tuloy tayong magbigay ng tamang serbisyo sa ating mga komunidad. Sana dumating din ang pagkakataon na maibalik yung tamang imahe sa atin, at para naman maging mataas ang ating moral, para lahat tayo ay masaya na nagtatrabaho. Sa lahat naman ng mga ating kasama sa gera laban sa illegal na droga, tulungan niya po kami rito. Hindi namin hukaya itong mga kapulisan. Napakaliit po ang pondo namin para dito.
ang mga kaakbay namin dito ay yung aming mga local chief executive na walang sawang tumutulong sa amin para mabigyan ng mas maayos at mas magandang kabuhayan dito sa aming rehiyon. Okay, maraming salamat po sa ating bisita ngayong gabi, si General Aaron Aquino. At napakaganda po ang ating pinag-usapan at marami tayong nalaman tungkol dito sa Tokhang Reloaded. Ano po, hindi lang pala ito patayan, kailangan meron ding peace sa bawat, hindi lang sa bawat mamamayan, kundi doon sa mga illegal drugs na nauugnay dito. Ano po? Okay, dakala-dakala salamat po. Ingega na ganang bagay manilyari king makapaligid, iti maulagaw uli sangkap din ng balansing pamibiyebiye. Makatulaman oli, kailangan talang harapan, pisabian ampong solusyonan. Pasibayo po king lagyo ng Michelle Aguilar Ong, ako po Ibeni Quinto, ingke kayong katalamitam. Ala ng tsaman-tsaman uling oras na. Fernandinos. Gusto nga ba ng sariling pangkabuhayan o dagdag na pagkakakitaan? Magnegosyo na sa siyudad San Fernando. Handog ng City Investment Promotions Office ang iba't ibang programa para matulungan kang makapagnegosyo. Nariyan ang Negosyo Center na layuning palaguin ang mga micro, small at medium enterprises. Ang pagkakaroon ng Negosyo Center sa isang siyudad ay direktiba galing sa national government. Sa tulong ng DTI at sa inisyatibo ng ating punong lungsod, ang Negosyo Center po ay nagbibigay ng libreng seminar or trainings katulad po ng how to start small business at financial literacy or bookkeeping for non-accountants. May labeling and packaging facility rin na tutulong sa inyo sa pagdisenyo at paggawa sa packaging ng inyong mga produkto. Hindi rin kailangang problemahin ang pwesto o tindahan dahil may pasalubong center at regular na trade fairs kung saan pwedeng ibenta ang inyong mga ipinagmamalaking produkto. Mas nakilala ang aming produkto dahil sa exposure na binibigay nila. Na tinuturuan kami ng tamang pagbabudget at tamang paggawa ng financial statement. So maraming salamat sa SIPO sa pagtulong nyo sa amin. Manpower service problems? Avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. 4Runner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. 4Runner, revolution in manpower services.